Magandang oras na naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa balita kamakailan na isang sundalong pinagbabaril ang kanyang asawa at ang diumano'y kalaguyon nito at nadamay pa ang kanyang biyanan. Selos daw ang dahilan. Kaya ang tanong natin kung pwedeng hindi makulong ang isang asawa na pumatay sa kanyang asawa at kalaguyon nito. Tatalakayin natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Mga kaibigan, bago natin talakayin itong topic na ito, kailangan na panoorin muna natin itong video tungkol sa balita. Ayon sa balita, kakasuhan ng parricide at murder ang nasabing sundalo. Pwede bang gamitin ang sundalo na depensa ang Article 247 ng Revised Penal Code? Panoorin muna natin ang video. Pati ang kanyang binan, hindi rin nakaligtas. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Duguan at wala ng buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang lalaking ito sa Gamo Isabela. Nakaupo siya sa driver's seat ng isang van sa loob ng Camp Melchor de la Cruz. Ang biktimang si Rolando Amaba, isa lang sa mga umano'y pinaslang ng sundalong si Mark Angelo Agel. Ayon sa pulisya, namarilang 32 taong gulang na Army Sergeant habang nasa loob ng sasakyan. Bukod sa driver, patay rin ang asawa ng suspect na si Erlinda Agel at biyanan niyang si Lolita Ramos. Yung dalawang babae po, si Erlinda Agel saka si Lolita Ramos, tinakbo po sa ospital kaya nga lang po ay dineclare po na dito na arrival na. Ang dahilan umano ng pamamaril, selos. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na posibleng may relasyon ang driver at asawa ng suspect. Allegedly, meron pong third party relationship itong driver at yung wife po ng suspect. Kaya po siguro, sahil sa selos at may iba pang circumstances, pinagbabaril niya po yung ating mga biktima. Hindi pa malinaw kung bakit nasa loob ng kampo at sakay ng iisang sasakyan ng mga biktima. Agad namang nahuli ang sundalo at ngayon nakakulong na sa istasyon ng pulis. Maharap siya sa mga reklamong parricide at murder. Mga kaibigan, ayon sa balita, kakasuhan ng parricide at murder ang sundalo. Ngayon, pwede bang gamitin ng sundalo na depensa ang Article 247 ng Revised Penal Code? Nakasad sa Article 247 ng Revised Penal Code na sinumang legal na asawa na akto niyang nahuli o nasorpresa ang kanyang asawa na nakikipagtalik sa ibang tao tapos napatay niya o pinatay niya ang isa sa kanila o pareho niyang napatay ang kanyang asawa at nang kalaguyon nito o kaya malubhan niyang sinaktan ang isa o silang dalawa, siya ay mapaparusahan ng dischero, hindi parricide, hindi murder. Ano ang dischero? Ang dischero ay isang kaparusa kung saan ang isang convict ay pinapatapon sa isang lugar at pinagbabawal na pumasok siya o lumapit siya sa lugar na itinalaga sa hatol. Pinagbabawal siyang pumasok o lumapit sa lugar na hindi bababa sa 25 na kilometro at maximum na 25 na kilometro. Technically, hindi siya makukulong. Kaya lang siya ay pinagbabawalan na pumasok o lumapit sa lugar na itinalaga o kaya'y sinabi doon sa sintensya. Ano yung mga elemento para makinabang sa parusang ito, dischero, para hindi siya makukulong? Para mag-apply ang Article 247, dapat patunayan ng accused na siya ay isang legal na asawa at nasorpresa niya, nahuli niya ang kanyang asawa sa akto na nakikipagtalik sa ibang tao. Pangalawa, na pinatay niya ang kanyang asawa o yung kanyang katalik nito o silang dalawa ay napatay niya sa akto ng pagtatalik o pagkatapos ng kanilang pagtatalik. Pangatlo, na hindi niya itinaguyod o inudyok ang kanyang asawa sa prostitution o hindi siya pumapayag sa pagtataksil ng kanyang asawa.
Sa tatlong elemento, ang pinakamahalaga ay dapat patunayan ng accused na pinatay niya ang kanyang asawa at ng katalik nito sa akto ng pagkikipagtalik o katatapos lang ng pagtatalik. Dapat patunayan ng accused ang mga elementong ito sa pamamagitan ng malinaw at kapanipaniwalang ebidensya dahil kung hindi niya mapapatunayan, hindi niya pwedeng gamitin na depensa ang Article 247 ng Revised Penal Code. At tungkol dito sa balita, malayong hindi makikinabang ang sundalo sa Article 247 ng Revised Penal Code dahil nang binaril niya ang kanyang biktima, ayon sa balita, sila ay nakasakay sa isang sasakyan. Mahirap na patunayan na sila ay aktong nagtatalik, kaya niya pinatay. Dahil isa pa, ayon pa rin sa balita, kasama ang kanyang biyanan sa sasakyan, kaya pati rin yung kanyang biyanan na damay sa pamamaril. Paano sila aktong nagtatalik kung kasama pati biyanan sa sasakyan? Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!